Ayan, welcome back again sa aking YouTube channel. This is Jandel and mag-agatay na pag-video at halata ba? Ayan guys, kung bago ka pala sa channel ko, please do subscribe, like, and share ko. So yung itatopic ko sa inyo ngayon ay yung paggamit ng Foradan. Ayan. So, ito, isang kilo to nabili ko na sa Joyce Garden sa Shopee. Ilalagay ko na lang yung kanyang Shopee account sa aking description box. So, para mapag-order kayo sa kanya. At meron siyang yung voucher, yung free voucher. For every purchase, meron kang less yata na 10%. And ito, isang kilo na siya at murang-mura na sa 100. So, ang binayaran ko dito is 200 something kasama na yung shipping fee. Pero mura na. Kasi galing pa doon ng yung shop niya or yung garden shop niya doon yata nakabase. So, ito guys. Kung pinaka main ingredients ito or yung also called this foradan is carbofuran. Carbofuran is widely used for agricultural pests, ayan yung mga insects. So ginagamit siya pang agriculture para ma-prevent or ma-iwasan yung mga pagdami ng mga insekto sa ating mga halaman. So, and pag gumamit tayo nito, dapat naka-gloves and face mask. So mamaya ipapakita ko sa inyo. So gagamit ako ng to, plastic spoon para pang kapano natin, iscoop natin mamaya. Face mask. Then plastic gloves. Yan. So maiwasan din natin yung mga contaminate yung ano kasi. Any chance na makahawak tayo niyan, nakakalason talaga siya. And meron mga hearsay na ano na siya for phase out na daw sa Amerika yata. I don't know kung totoo yung ano na yun, nababasa ko sa ilang article sa Google. Kasi masyado yata siya talagang ano, kumbaga delikado gamitin. But anyway, marami namang gumagamit nito. And mostly sa mga nag-aalaga ng plants is gumagamit talaga nito. After mo itong gamitin, itatapon mo sa tamang tapunan. Ayan. Tingnan ko hapon sa akin sa galing Shopee. Ano to? Seed starting mix para doon sa mga gusto magpalaki ng seeds ng mga gym, no? Ayan. Gagamitin ko to. Gagawin natin ng vlog. So, talagay ko na lang yung description sa description box kung saan kay Urban Gardening Shop. Yan. Bibili ko lang. This is 52 pesos. Natin. Baka tayo mag-start kape muna. Maga akong nag-vlog kasi aalis ako. Kasi kaso ako ng requirements. And now, kukunin ko muna yung mga halaman na lalagyan natin. Ito muna tayo. Ang gagawin lang natin, at least mga half teaspoon, itansya na lang natin. Igagay natin sa gilid. Ayan. Again, pwede mo itong ihalo sa water, ay sa water, sa soil. Yan naman po. Pwede mo itong ihalo sa soil pag gagawa ka ng soil mix mo. Ito, malulusaw naman yan pag tagal. So ganyan lang siya kadami, oh. Tapos i sprinkle ko lang both side. Actually lahat ng cactus ko wala pang ganito. Halos lahat kasi nga nung last time isang pack lang yung nabili ko.
And ilang may ilang buwan na yung nakalipas. So ang gagawin na lang natin, lahat ng cactus and succulents ko lagyan natin ito. So kasi lahat naman sila, hindi ko pa nahaluan ito gawa nga nung naubusan ako, wala na akong mailagay sa kanila. So ipapakita ko na lang sa inyo kung paano. So kung magtatanong kayo bakit ganito yung way ko ng paglalagay, actually pwede naman po yan kasi once na nagdilig ka dyan, mapupunta din yan sa ilalim. Pwede mo yung maglagay ka pa uli ng toppings. Yan, yaman po. Hindi na natin pahirapan yung sarili natin. Ano. Pero pag naglagay ka na nito sa soil mix mo, naghalo ka na. Kahit hindi ka na maglagay, okay na yan. Dito mo na. Itong mga to, wala talaga tong ano, kuradan. Yung mga yan. Siguro sa inyo iba yung way. Kanya-kanya po tayo ng paraan. Okay. Gymnocentipede, nagpapaps yung mga koripanta. So ito yung tayo kay Gymno. Malalaki na yan kasi taon na rin, taon tagal na yan sa akin. Nag-start ako mag vlog, yan na yan sila. Eh, nung mali ko lang nun kasi nung una nun. Hindi pa ako yung nagplano ko mag-vlog. Bago ako mag-vlog, nagbibenta na ako ng mga ganito. And dapat pala nun palang binablog ko na yun. Tamad kasi ako. So, lately ko lang na-realize. Okay lang. Mga unboxing natin, mga 200 pieces, mga ganyan. Guys, ha, na kayong mag sample lang itong ginawa ko. Anong na natin ito? Yung aking tennis cactus. Ang ganda ng kulay niyan kasi may purple na variegated. Nabili ko lang yun ng 100 pesos. So yung half lang ng mga alaga ko yung ano natin. Si kung tatapusin natin yun, sobrang dami. So same lang naman din ang procedure yun. So mamaya na lang siguro kasi yung nahabol ko ngayong oras at aalis ako mamaya-maya. And again guys, kanya-kanya tayong paraan kung paano natin na-apply yung foradano, yung ganito. So ano talaga siya, magandang gamitin sa ating mga halaman. Siyempre para maiwasan na rin ang pagkamatay ng ating mga cactus, ng ating mga succulent. And kagandahan nito, mas mapapaano natin sila, mas mapapalaki natin sila ng maayos, diba? So aside sa mga ibang mga fertilizer na nilalagay natin. Again, yung mga fertilizer na ginagamit ko is mostly ano lang talaga, osmocot lang. Ayan, osmocot lang ako ng osmocot. So, konti na lang din yung osmocot na nabili ko, so order tayo uli. Pag may pang-order na. foradan and sa mga gustong umorder, ilalagay ko yung sa description box ko ang online shop ni
Harold bang pangalan nito, ng Joyce Garden na lang. Kinakalimutan ko yung pangalan niya. So, napakabait ni seller, guys. And nakita nyo naman sa unbox natin last time, napaka-seal. So, safe na safe sa atin yung ano, ang mga item na siniship. So, nag-chat nga siya sa akin. Sabi ko, ipopromote ko sa ano ko sa channel ko yung ano, sige na kaysa ko. Sa channel ko yung ano mo, shop mo para pag may umorder, i-ano agad. Yeah, okay sir, thank you ganyan ganyan. So yun. So maraming salamat ulit sa iyo ah. Pwede siya sa akin yung isa pang ano, fertilizer na nilulusaw lang siya sa tubig and then yun yung gagamitin mo. Siguro gagawin natin ng another video yun. And aaralin ko muna kung anong tamang procedure ng paggamit nun. So, yun lamang guys. And sa mga hindi pa napag-subscribe, please do subscribe po ng aking YouTube channel, Jandel Cafe. Give a thumbs up, like and share. At syempre, paklik ako ng bell button para updated kayo sa aking mga bagong video. And God bless po sa lahat. And see you soon. Okay.